Yan, look at that fangs. Oops, pag yan bumaon sa'yo, yan nga, lumabas na. Yo, yo, yo guys, it's me, Boy Ting Steve, at babalik naman tayo sa panibagong video, no? So for today's video, we are going to convert this aquarium into an enclosure, no? So as you can see, wala siyang type. So ang gagawin natin is, gagamit tayo ng kahoy, parakip natin dito, and lalagyan din natin siya ng ventilation, no? So bali, ang magiging ventilation nila niya is top. Kung naaalala nyo guys, ito yung ginamit natin, ginawa nating aquarium, no? Para sa ating mga guppies, and nalipat ko na sila, so hindi ko na ito ginagamit. So I decided to convert na lang to sa ating enclosure, no, para sa ating mga tarantula. So dito, meron tayong 12 by 12 na kahoy na pagdidikitin. And gagawin natin type niya. Gamit lang tayo ng paos, no. So yun, panoorin nyo muna to. Yun guys, no, nalinis na natin siya, and ito yung nagawa nating takip, no. So goods na to, yan, pwede na yan, sakto na yan dito, yan. So yun na, napang gagawin natin, start na tayo mag rehouse, no. So yan, meron tayo ditong pebbles, yellow na strap ng kahoy, moss, leaves, decorations. Ito ang gamit kong soil, mud soil, yung kulay orange, para maganda siya tingnan. And syempre kokopit enclosure and tarantula sa yan. Start na tayo kasi medyo marami-rami itong rehouse natin. Halo muna tayo. Kokopit, muds, and syempre tubig. So pag naulaan ka ng tubig, dagdag lang. Tapos habang naghahalo, haluan mo rin ng pagmamahal para maganda ang ating halo, no? So yun guys, tapos na tayo maghalo, no? Itabi na natin to and simulan natin sa maliliit. So yan, limang lalagyan natin, no? So madaliin na lang natin to kasi maliliit lang naman to, no? Walang ganun kaganda dito. So yan, lagyan lang natin ang moss. Kahit pa paano may kunting design, no? So sa mga nagtatanong, wild moss ang gamit ko guys, no? So napulot ko lang yan sa tabi ng kahoy, then sinanitize ko, dinry ko, tapos yan, yan yung kinalabasan niya, no? O ito ang una. This is our nandochromatus, no. Sorry guys, maduming kamay ko kasi naghalo tayo eh. So lipat na natin siya agad. So yan, goods na siya dyan sa enclosure niya. Linisan lang natin gilid, masyado madumi. Yan, goods na yan. Takpan na natin albiceps. Ayan, baba dun. Yan guys, albiceps. Next na ulit. So next is our, yan ang ating albo, dalawang albo. So lipat na natin sila. Oh, masyadong malaki ang ating catch cup para dito sa isa natin. So yan. So yan ang ating dalawang albo, no. So good shit. Good sila diyan hanggang mga 3 volt siguro, no. Takpan na natin. And sa ating last is this one. So this is Brachypelma hamuri. So yan yung ating hamori. Lumalabas na yung pagka-vibrant ng kulay niya, no. Anyways, punta na tayo sa medium size, no. And for our medium tarantula is dito natin siya ilalagay, no. Lagyan lang natin ng substrate muna. So yun guys, medyo mataas ang ating nilagay na substrate sa kanya kasi this is an burrower species, no. And kailangan niya na mataas sa substrate. So lagay lang tayo ng ating design. So nilagyan ko lang siya ng anchor point dito para kung sakaling sa taas siya mag webbings is okay lang, no. So yan, tapos lagyan natin na ang yellow na something, no. And syempre, kailangan natin siya lagyan na ang initial burrow niya para kung sakaling gusto niya agad magtapon. And then dito ang water dish. Lagay ng tubig. Tapos spray tayo ng humidity sa labas. Yan, pwede na yan.
Moss and goods. So ang ating i-reuse dito, ang sinay kita nyo, medyo mababa itong sa lalagyan niya, no? So kawawang-kawawa talaga to sa akin. Anyway, this is Apanapel Maginodi, no? Yan. Napakaganda. So yun guys, lipat na natin siya, no? And guys, pag mga old world ang nililipat nyo, gumamit kayo ng mas malaking lalagyan para secure siya, no? So ngayon is wala tayong makitang lalagyan. So ito na lang lalagyan ng substrate natin muna gagamitin natin, no? So at least, yan. Meron kahit pa paanong ano siya, no? Catch cup plus poking stick. And let's start this. So yan siya guys. Kitang-kita na siya. Kitang-kita yung pagka-brown niya. Tsaka yung mga pattern niya, no? Yan. So lipat na natin siya sa bago natin niyang lalagyan, no? Talo ko lang. Yan ang pakit. So yan na siya guys sa bago niyang enclosure. Yan, sorry na hininigaw. Nakapahan kasi ako eh. Pero yan, napakaganda. Napakabagay niya sa kulay ng lupa at saka ng mga yellow-yellow na yun. Kitang-kita siya, no? Yan. Huling tingin. Yan, mag-i-enjoy ka dyan, bade! So yan, let's move on to our next tarantula na, no? Yung malalaki na rehouse natin. Guys, our first enclosure na salamin, no? And excited ako kasi first time ko nga maglagay dito ng tarantula. And yun. Sana maging magandang kalabasan. Add muna ng substrate. Same thing, same thing. So yan, after substrate, add naman tayo nitong yellow leaves, no? So yan. Add rin tayo ng dry leaves. Para sakaling maganda-ganda tingnan. So mamaya ko nilalagay guys yung ano no, yung moss, dito po na tong ano, water dish, yan. And mix pebbles para wala lang, para mas komportable siya siguro, para mas komportable tayo tingnan. So yan. And after that, bubuksan na natin siya. So yan ang ating male na Nando Colorado Velosis, no. So kunin ko lang tong decoration niya. Check up muna natin siya kasi natatakot ako sa kanya bago natin kunin yung hide, no. So yun, successful. So ito rin yung gagamitin nating height, no? Alagay natin siya dito. Yan. 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 Leaves. Parang daw. Kasi ito na ito kung dito. Gusto ko dito sa gilid. Yan. Parang may kumpare siya habang nag-game. Yan. Kampoy. Bwede eh. Bukasan natin dito. Lagay natin dito. So yan. Tignan natin dito banda. So decoration wise guys, napulot ko lang lahat ng ating decoration sa labay. So dahil huwag nyo kalimutan sanitize, no? And bahala na kayo kung anong klase process ang gawin nyo sa kanya. Basta ang importante sa kanya is nakasanitize siya. Tapos let's put this green moss dito na lang siguro. Dito siguro yan. And dried moss, cover natin siya dito. Yan, more. Sililid. Yan, spray tayo. And tubig, syempre, huwag kakalimutan. So, yan siya guys, no? Tingin ko, good shit na yan, eh. Good shit na sinumpara dyan, no? Yan. Then, lilipat na natin itong body natin dito. So, yan. Napakaganda. Napakalaki na. Napakatakot siya, buddy. Lagyan na natin siya dito. Paganto. Then palabasin na natin siya. Ina, magustuhan mo yan, sisong lang yan. Okay, upgrade pa siya ng hair. Na siya sa kanyang enclosure. So malaki na yan. Yan, bali 6x12 to guys, you know. Nanliit siya, buddy. Yan,
Yan. So saraduhan na natin to and punta tayo sa ating female, no? So yun guys, no, same old design, yun lang rin tulad ng ating isa. Leaves, lagyan natin, dagdagan natin ng yellow something, water dish, stones, kasi syempre kokopit. And kukunin natin yung hide dun sa anyo, no. So buksan na natin siya, guys. Napaka-aggressive ng babae dito, no. Bas. Oh guys, pag-aday ko na ako dito, ah. Oops, tingnan nyo ang pestuan, guys. Tamang attitude ba yan? Yun nyo nga, comment down below kung tamang attitude ba yan, tamang threat post na yan. Bad trip ka, Dudong. Ano problema mo? No, ayun, nalaban-laban din. Chill, chill, baby. Ibidyoan ka lang. Ayun, look at that fangs. Oops, pag yan, bumaon sa'yo. Yun na nga, lumabas na. So yun guys, lipat ko na siya. Wait lang, ha. Ayun na! So pinachill muna natin si babae. Kinuha ko na rin yung kanyang stone. Dito ulit yan. Ay, magawin natin yung pwesto niya. Gusto ko nakaharap naman sa salamin. Yan. Yan. Tapos yung hide niya. Yan, dito lang yan. Siyempre, takpan ng mabuti. And siyempre, huwag kakalimutan ng boss. So yan, goods na yan. Kunin na natin si madam. So yan sa guys, no. Napakalaki compared dun sa ating male. And goods na goods yan. Sana sabay sila mag-matured para soon to be husband and wife, no. So ilapag na natin siya dito. So yan na siya guys, goods na goods. Good. Yan. So yan. So kung nakaabot kayo dito sa dulo, nag-enjoy kayo sa video na to, pero kung hindi, okay lang. So yun lang yun guys for this video. Please share and subscribe. Like na rin yung button and ring nyo na rin yung bell, no? So this is me, Boyting Stevie, out. Bye-bye.